Hello guys, kumusta kayo? So balik tayo dito sa ating channel na Math Lahat, kung saan tinuturo natin yung mga theories and principles ng math para sa lahat. So ngayong araw ay pag-uusapan naman natin yung topic na physics, particularly yung fluid mechanics na pwedeng mapakinabangan ng mga nasa high school or pati na ng nasa college. Dito naman tayo sa pressure in fluids. So, ang pressure in fluids ay madali, ang kinocompute naman yan using this formula, P is equal to omega H. This is omega, or pwede naman sabihin natin W. Pero ito ay omega, okay, Greek letter, ito small Greek letter na omega. So, where this omega or W is equal to the specific weight. Yung H, yung depth, okay, depth ng fluid. Guys, dito naman, habang lumalalim, okay, nagdadagdag naman yung pressure. Ganon din dun sa air. So, ito lang. Ang katandaan nyo, WH. Ngayon, mayroong mga specific weight ang kanya-kanyang fluid. Okay? Halimbawa, ang water, yung ginagamit natin na 62.4 pound per cubic feet. Or kung sa SI units, 9810 newton per cubic meter. Ngayon, sa ibang fluid, pwede mo naman makuha, okay? Gagamitin mo ng formula na specific weight of fluid is equal to the specific gravity of the fluid multiplied by the specific weight of water. Ganito ang nangyayari. Ang ibig sabihin ng specific gravity, ang specific gravity sa ibang terminology ay relative density. Kung bakit sa relative density? Kasi nakadepende ito sa tubig. Okay. Ang specific gravity, based yan sa specific gravity ng water na 1.0. Ang pinaka-basis niya, relative to water. So, doon tayo sa 1. Pag water, 1. 1.0. Ngayon, ang specific gravity, higher than 1, okay, any fluid with specific gravity or any material, kahit pa solid pa yan, with specific gravity greater than 1, is, ang gusto kong sabihin niya, guys, ay mas mabigat siya kaysa sa tubig. Pero naman, pag ang specific gravity niya naman ay less than 1, halimbawa, 0.8, 0.9, or halimbawa, itong air, di ba, ang specific gravity ng air compared sa tubig, is 0.001225. So, napakagaan niya compared sa tubig. Pero itong mercury, 13.6. Ibig sabihin niyan, 13.6 yang times heavier than water. So, i-multiply mo siya sa water para makuha mo naman yung specific weight niya. So, ganun ang formula. Okay? Weight of fluid or specific weight of fluid is equal to the specific gravity of fluid then specific weight of water which is mapili ka dito sa dalawa. So, halimbawa, kung gusto mo makuha ang weight ng mercury, right? So, 13.6 times 62.4. So, ganun ang gagawin mo. Kung gusto mo siyang makompute ang specific weight ng mercury. Ang isa pa dito sa pressure and fluids, nakikita niyo itong linyang ito, straight line, di ba? Straight line siya na or diagonal, di ba? Nakadepende ito guys, ang pakadiagonal niya, nakadepende kung anong klaseng fluid ito. Okay. Mas mabigat na fluid na nandito, mas ano siya. Okay. Mas pagano siya. Okay. Pag mabigat siya, habang lumalalim, mas lumalaki yung pressure kasi mabigat siya eh. So, sa mga mabibigat, ganito ang kalalabasan niya. Diba? Pag ganyan niya, mas mabigat. Pero basta pag mag-aanga naman yung fluid, ganito naman yan. So, ganun ang, hindi yan permanente, di ba? Permanente yan kung para-paras lang na fluid. Sa isang fluid, ganyan. May isa lang siyang, sukat, okay? May isa siyang shape. So, halimbawa, water ito. So, halimbawa, water. So, ito siya. Or pwede naman pa ganun. Hindi ko pa siya na-scale kung ganito nga. Pero ang ibig sabihin kasi ng straight line is
Ang ibig sabihin ng straight line, ang tawag dyan ay directly proportional ang pressure. Habang lumalalim, halimbawa may pressure ka dito sa 1 feet. Okay, pag-aralan natin yung, if the tank is filled with water, find the pressure inside the tank. 2 feet from the top, 4 feet from the top, and 8 feet from the top. So what will be the pressures at the same points if the tank is filled with mercury? So, if ito, una, ang ano natin, isipin natin na, example natin, tubig muna. If the tank is filled with water, find the pressure inside the tank. 2 feet from the top, B, 4 feet from the top, C, 8 feet from the top. So, gagamit natin yung formula na P is equal to omega H. So, kung water siya, so, puro water, ang omega natin ay 62.4 pound per cubic feet. So ang pressure sa, ang answer natin sa A, so therefore A, P is equal to, ang W ay 62.4 pound per cubic feet. So, multiplied by the height. So, anong height or depth? 2 feet. So, ganun lang. This is equal to 124 0.8 pound per cubic feet. Okay. So, kung P is ayan, i-multiply mo lang siya ng 1 cubic feet. Okay? So, i-multiply natin siya ng 1 cubic feet. So, 1 feet, this 12 inches siya. I-cube mo din ito. 12 inch cube. So, ang kalalabasan niyan ay 0.8 6 7 PSI. Alright, so ganon. So sabi, okay, guys, ganito ang technique dyan. Diba, directly proportional siya. So kung 2 feet siya dito, diba, 2 feet. So therefore, pag 4 feet, i-multiply mo lang siya, di ba? Kasi directly proportional siya. So, ang pressure sa point B, doble lang, doble yung ano, depth. So, dublihin mo rin siya. So, pwedeng ganun. Or pwede rin bumalik ka ulit dun sa 62.4 pound per cubic feet, multiplied mo siya ng 4 feet. So, walang problema yon. Or pwedeng i-multiply mo lang to ng times 2, kasi times 2 siya eh, ang depth. So, yan ang ibig sabihin ng directly proportional. Okay. Depth directly proportional. Dahil 2 feet siya, ito ay 4. This is 2 times 2. So, pwede mo rin i-multiply ito ng 2. Yan. Pero kung ayaw mo, di balik ka lang kung pasigurista ka, di yan ka lang sa formula. So, magkakaroon ka ng 249.6 pound per cubic feet. Diba? And then, kung gusto mong PSI, ganun pa rin ito. Yung ginawa natin dito kanina, yun lang ang gagawin mo. So, multiply mo siya ng 1 cubic feet divided by 12 inch cube. So, ang kalalabasan dito ay 1.733. PSI. So, ganun din yung letter C. So, paulit-ulit lang. Instead na times 2, times 4, times 8 lang. Or, pwede mong isyang i-times 2 ito kasi 4, di ba? Nakita nyo. Dinubli mo siya. 4, naging 8. Dudubli ang ano, distance siya. Pwede mong i-multiply lang ito, di ba?
So, pwede kang mag-multiply niya sa shortcut niya is 1.733 psi times 2. Hindi siya 2 feet, ha? Yung 2, hindi yan 2 feet. Minultiply na, dinubli natin yung 4 feet na, ito, dinubli natin yung 4 feet na depth. So, 4 times 2, magiging siyang 8. Diba? 8 ang hinahanap dito. So, pwedeng ganun ang kaya maganda yung alam yung principle ng directly proportional kasi para hindi kayo nag-ulit-ulit dito. Pag nakikita nyo, dinubli, triniple lang yung distansya, yung depth. Tulad nito, dinubli, naging 4, naging 8. So, pwede mo siyang dudubli-dublihin mo rin kung anong ginagawa. Okay? So, pwede siya ganun. 1.73, this is equal to 3 point. So, magiging siya 3.47 psi. So, dito guys, meron ditong question na what will be the pressure at the same point if the tank is filled with mercury? So, alam naman natin yung ang SG, specific gravity ng mercury is 13.6. Ano nga yung sabi ko? Ibig sabihin ng 13.6, 13.6 heavier, 13.6 times heavier siya ng water. So, ibig sabihin, pag 13.6 times heavier yan, di, ang pressure niya is 13.6 times din. So, ang gawin mo dyan, pwede mo siyang i-multiply lang dito ng 13.6. So, kung mercury, so, for mercury, di ba? So, ang sa A, ang P is equal to 13.6. Okay? Multiplied by this pressure, dito 8.67 or 0.867, di ba? 0.867 psi. Yan ang answer mo dyan. Sabi naman, ganun din. P is equal to 13.6. I-multiply mo itong pressure dito na 1.73. So, ganun lang, ano, ang ganun kasimple, hindi naman siya mahirap pag alam mo na yung principle. Yan kaya nga sabi ko sa inyo eh, mas maganda alam niyo yung mga principle ng ginagawa niyo sa mga subjects. Sa math, o sa ano pa man yan, kailangan mas maganda yung alam niyo yung principle. Fluid mechanics, alam niyo yung principle. So, 13.6 times 3.47. So, I hope naintindihan niyo ito guys, ha, yung principle nito. Okay, yun muna sa ngayon. Kung meron kayong mga suggestions, ay pakisulat na lamang o pakitype na sa comment section ng ating YouTube channel. Salamat!